Thank you, Adventures. Grabe. Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa ito namang panibagong adventure. Kasama pa rin ang Lure of Spearfishing at si Palawan Spiro na aming last day of spearfishing bago sila bumalik. Sabay ng lulakaw. Grabe, ang tungol. Mayroon ka pa ulahin ang tungol. Siyempre. Sabi tayo, tungol. Next trivia mga ka-adventure, anong blood type ang tinaguri ang The Universal Recipient? Good morning mga ka-adventure, another day, another adventure, and another day of hunt ha. Kakauwi lang po namin Galindayo pero kailangan nating mamana ng mamana kasi in few days time ay babalik na sa kanya-kanyang mga pinanggalingan yung ating po mga bisita. Kaya samantalahin natin din ang pagkakataon na even nagpaparamdam na yung amihen, hindi pa naman ganun kalakas, kaya tara, paano naman tayo for today. At syempre, si Patrick kasama pala natin, yan. Patrick Hong and of course si Rev ng Lurop. Last song syndrome. Yeah. At si Kuya syempre kasama din. Native Channel of course, yan. And then mga ka-adventure again, maraming salamat sa patuloy na yun, no? Patuloy na suporta, tiwala, pagtakilig sa lahat po ng mga adventure natin pong ginagawa. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go. You're here, mga ka-channel, mga ka-prechong, mga ka-pana, at mga ka-TV. G, nag-alis na yung mga kaputok. Kami naman dito. Mga kapalit. Bababa kaming lahat. Kasi dapat either may isa sa aming maiwan, umalis na yung mga kaputok. Kaya tara, bababa kaming lahat. Let's go! Sa adventure namin ito at nung aming last na dayo ay hindi masyado nag-enjoy si Rev ng Lurop dahil nga po nagka-problema siya sa ilong at hinarapan siya mag-equalize. At ito mga ka-adventure, ang ating unang sisid para sa araw na ito. Ang isang napaka-majestic formation na napakalusog na corals po na matatagpuan dito sa May Tres Reyes nga. Again, even though nga na marami po ang nagda-dynamite fishing dito pero still na amazing pa rin na makakita ng ganitong uri ng coral reef na talagang napakayaman at napakabuhay, which is napakagandang pagmasdan. Tumungtong ako sa bato para tanawin si Uzi ng Lurop mga ka-adventure dahil bala ko siyang dalahin doon sa area kung saan ako nakita ng napakaraming red bass at medyo may kalayuan po ang kanyang distansya kaya hindi ko siya maaninag kaya naglangoy ako pabalik papunta sa bangka at nag-dive down dahil may nakita akong mga ilak at nag-stay pa ako ng ilang segundo sa ilalim dahil may nakita din akong jagfish or malaguno at nag-try akong mangakit kung ito ba ay magbibigay ng tamang distansya na palagi nating hinihingi kapag titirahin ang ating target pero nabigo tayo at ito ang mga nangyari. Itong grupo ng mga dilaw na isda mga ka-adventure ay lahi ng mga goldfish or salmonete kung tawagin. Panibagong pagsisid at panibagong pangtatambang ang ating pong ginawa habang inaantay nating lumapit itong malaguno or green jagfish. Ngunit ayaw niya talagang lumapit ng husto dahil natira na pala ito ng akin pong mga kasama at hindi rin nila tinamaan kaya meron na talaga siyang fear na magtiwala na lumapit ng husto kaya maging ako ay nabigo din. And finally mga ka-adventure, pagkaraan ng halos 2 oras kung kakasisid kakapili ng mga istang titirahin ay nakahanap ako ng isang good size na talakitok at ito ang aking naging unang isda para po sa araw na ito.
Magkakalapit lang kaming namamana dito sa spot kung saan ko natira itong talakitok, mga ka-adventure, dahil nga po dinala ko sila sa area kung saan ako nakita ng maraming mga red bus, and nakapag-dive na si Rev ng Luro pero hindi pa rin ganun kalalim, gawa po ng nahirapan siya mag-equalize. At pagkatapos ko pong ma-recover ang isdang ito ay nag-dive down agad tayo dahil may nakita tayong King Mac na naman, mga ka-adventure, at medyo may kalaliman na ang kanya pong passage na dinaanan, which is malapit na sa ground, kaya ni-chase down ko po ito, and when I finally meet the gap ay natira naman natin. Kaya lang nahugot po sa shaft at patuloy ang kanya pong pagpalag-palag papunta sa malayo at nalaglag dun sa malalim na area kung saan hindi na natin matanaw, which is sobrang sayang, and sayang lang dahil mamamatay lang pong isdang yan dahil na spine shot. So di kalayuan ay nag-dive down naman si Patrick or si Palawan Spiro para tignan sa ilalim, magmasid kung matatanaw ba ang King Mac na ating pong natira, mga ka-adventure. Ngunit sad to say ay hindi niya po ito maninag dahil nga continuous ang paglangoy nito at bumabagsak ito sa may malalim na area. Itong area po na amin pong sinisisiran ay nasa halos 15 fathoms na, mga ka-adventure. 15 dipa ang lalim. Medyo struggle na ng konti dahil nga kapag hindi ka confident sa ganito kalalim ay mahirapan ka talaga mag-adjust. Pero confident din po akong sumisid dahil po nasa itaas at nakatingin lang sa akin si Patrick na nag-aabang at nag-aantay ng mga posibleng isdang matira na lalapit kapag ka nag-fish call tayo. At meron ngang nakapansin ang ating ginawa sa ilalim, mga ka-adventure, isang napakalaking green jugfish or malaguno, pero yun nga, ayaw din itong lumapit ng husto. Plus struggle po ako sa akin pong shooting line dahil napakarami na po ng gasgas and mabagal na ang galaw ng shaft gawa nga po ng may drag ito, unlike ng mga monofilament na monoline or shooting line. Isa rin sa mga advisable, pero ang disadvantage ay kapag kasumabit naman sa bato. At nag-one hand pa ako, kaya nagbago rin yung takbo ng shaft. So, hindi talaga siya natamaan. Dahil nakakaisang isda pala ako, mga ka-adventure, ay non-stop din ako sa pagsisid at pagtingin-tingin sa ibaba kung ano ang mga target na posible pa nating matira. And finally, nakahanap ako ng isang coral trout. At sa sobrang lapit po nito ay nagbawas ako ng load ng pana. At isang kamay lang po yung aking ginamit dahil napaka-confident at napaka-lapit nito sa akin. So, naisagawa naman po natin yung pagtira. Kaya lang struggle tayo dahil sumabit yung ating shooting line. Dahil medyo may kalaliman nito ng konti, plus sumabit nga po yung monoline, so hindi ko po nadala yung isda pataas. Ang ginawa ko po ay binitawan ko na lang itong muli at nag-ipon ako at nagpahinga ng ilang minuto bago po sinagawa ang muling pagsisid para i-recover itong isdang ito, dahil na sayang gawan pa tayo ng cutting or tax collector kung tawagin namin. Nagka-problema ang aking shooting line, mga ka-adventure, dahil sinabit niya ng sinabit at nagasgasan ito at napakalaki na talaga ng difference kapag tinira siya sa malayang distansya dahil nga po sa gabal na. At ito pong Dyneema ay Seagull Salve 2mm at most advisable talaga is 1.5 lang, and kung may rub alin sana or
double braided na Dyneema ay mas okay sana. Ayan, so nakadalawang isda po tayo para sa araw na ito, mga ka-adventure. And after po nito ay hindi na ako bumaba at pinagamit ko na lang kay kuya yung pana. And nagpahinga na lang po kami since na sapat na rin naman po yung mga isdang nahuli namin para sa aming panghapunan. Dahil ang purpose talaga kung bakit kami naglaot lang ng mga time na to ay kailangan na namin ng pangulam dahil kagagaling lang po namin galing sa dayo. At excited na rin ang iba at ang karamihan naman sa amin ay pagod na rin. Gawa nga po ng wala pang maayos na pahinga mula pa nung dayo. Kaya along the way, yung iba ay tulog-tulog. At ang nakadami ng huli na isda, mga ka-adventure, dito sa aming lakad ay si Native Channel. So nakahuli siya ng mamsa, and then slender, and then ilak, tapos si Uzi naman po at si Rev ay nakahuli din. And atin po ang tabayanan ng ating mga susunod na adventure po na gagawin kasama po ang Lurup at ang Palawan Spiro. So hindi lang po dito sa lugar ng Kanipo, maging sa Puerto Princesa at sa mga susunod bang plano. Hindi po namin ni-spoil pero sana ay patuloy nyo kaming samahan sa lahat ng mga adventure na aming pong ginagawa kasama po. Maraming salamat po sa inyong patuloy ng support at tiwala at pagtangkilik sa lahat po nating mga adventures. Siyempre ang ating punong abala ay hindi papahuli sa paghahanda ng pagkain dahil mas nasasatisfied talaga siya kapag siya ang naghahanda ng pagkain namin, mga ka-adventure. Ay! Hindi pala! Ito lang pala! Si Tinsar pala ito! Tsaka itong buntot! Ito pala, kinilaw! Uusi pa, upang katilawa na. Ha? Upa. Sige, lamit ay kilawa na. Pura ka sa galit lang. Ito ang kilawa para makatilawa. Kilawa mo. Muna yung purama na sa purami, diba? Marami. At ang menu na ihahanda po para sa aming hapunan ay kinilaw, sinigang, at inihaw, at syempre meron ding sweet and sour na request po ni Patrick dahil isa sa kanyang paborito talagang ulam ay ang sweet and sour na lapu-lapu or coral trout. At ako po ang nagluto at kinakitaan natin siya ng konting Joy Adventure Chef specialty. Si Mama ang nagprito at naghanda ng mga ingredients, mga ka-adventure, habang kami ni Native Channel ay nag-basketball. Naku, punong-puno pa ng energy after naman ay nag-basketball pa. At pagkatapos pong maglaro ay bago na natin isinagawa ang pagluluto. At binigyan natin siya ng dalawang option kung nakatikim na ba siya ng escabeche or sweet and sour talaga ang gusto niya. Ang request niya ay sweet and sour talaga. So the next time naman na pinatikim namin sa kanya is yung escabeche na traditionally na gawa talaga or lutong Pinoy. Ikaw lagi bang 22? Sa mga ka-adventure, kaya ina na, at maluto yung ating sweet and sour
Request by Patrick Hong. Chicken duck. Chicken duck. Daming ulam. Yung ating import na nagdayo para makikain. Ayun, yes, sir. Malapit. Pagpapit ka sa ulam, sir. Lalapit tayo, sir. Yes, sir. Let's G, sir. Espesyal. Sukotil. Sukotil. Wala na, nagpa na. Ano to? Ano mo si Armalite to? Kayo parating pa lang siya nakapwesto, no? Siyempre. Tapos din sa akin yung ano, nakasipray to. Tungo lang sa kayong ulo. Wow! Siyempre. Favorite song yan. Vlog ka na. Bebe, isang kulikit-kit ba eh. Oh, ito na nga. Ito na mga ka-adventure. Grabe itong tungo lo. Sus! Nag-usok-usok pa. Tingnan natin, oh. Mmm. Sa gunto eh. Lagutok ang lagi. Sabor. Let's go. Wala na ito. Thank you, Adventures. Grabe. Very welcome. Ikaw na bahala kung sentensya kung pasado yung sentensya. Inunahan ko na nga eh. Kadali. Wala na itong imikan. Saan kaya tayo magsisimula? Parang masarap ang lahat. Kayo, magsisimula pa lang siya. Wala na kanin. Ubus na, oh. Lupit ng pagkatira ng sauce, ah. Pang restaurant yan, sir? Wow! Dali, bebe, kaya na, dali! Mga hindi pa tayo nakasubo, kaya kamayin muna natin. Okay. Kinilaw. Ang kinilaw pa lang ito, mga ka-adventure, ay na, Slender na, Unicorn. Masod, Al, makain yung jugag. Lami kayo! Sa pag-iwat ninyo, aral na mo. No? Lami kayo? Lami kayo. Manood na ba ang taga-Bulalakaw? Grabe, ang tungol eh. May kapaulahin ang tungol. Siyempre. Lami kayo, tungol. Makita itong pangang. Nagungit eh. Masod ang hanggang lami kayo. Bisa ko ingip yung lami kayo. Lami dyan kayo. Salo rin sila. Saan? Ulo. Ano yun? Atay. Lami kayo. Atay? Atay. Kanya tungol? Sa'yo atay? Ayun mga ka-adventure, ito na yung araw na ihahatid na si Patrick sa bayan ni Kuya. And then bukas naman, hatid ko naman yung lurop. Ayan bro. Alright. Una ako mga ka-adventure. See you when I see you sa bayan, sa Puerto, kahit saan. Maraming beses pa tayo magkikita. Pareho kami ng destination eh. And again mga ka-adventure, para sa panibagong view ng panonood ay hindi lang sa channel ko, sa Lurop at especially meron ding yes, sa Palawan Spiro. Yan. So please subscribe and on your notification bell para updated sa lahat ng mga bagong i-upload ng mga adventures, mga video at mga pamamana. Yes, thank you God bless. Thank you. Thank you sa experience. Welcome. Nyarak eh ha. Andar ke. Sige. Yeah. Yes, adios. Adventure, so bago pa tayo magtapos ay dumako po muna tayo sa ating pong shoutout sa pinakauna nga nag-comment si Emja and sa nakasagot sa ating pong tanong about sa parte ng katawan ng tao na hindi nagbabago simula pagkabata hanggang pagtanda ay ang mata. Ang nakasagot ay si Christine Cuizon. And then sa ating pong top 5, bajak ni Ian, Ryan and Bihirano Family, Hector Laguatan, Richie Bislig and si Andy Buendia. And then batiin din po natin ang happy birthday si Katlia Amara Agbigay and si Cherry Calios Bislig ng Block 37 Mandaluyong City na magdaraos ng kanyang karawan sa October 7.
and si JP and Kuya John Pipino ng Kuwait. Ang pagbati ay mula kay Miss Juliet Cucumber. And shout out po natin sila Bongs XD ng Cebu, Jeho Gargao ng Lamera Vlogs, John Laurio ng New Zealand, Kevin Vista Piligro ng Bohol, Elmer Fraga MMC, Chino Rivera ng Bacolod, Denver Dominguez ng Bohol, Jackson Vlog Official, Aris and Lagan Family ng Kasyan Taytay Palawan, Joseph Pumanag, No Claire, Romel Boncalon, Sonny Ricalde, shoutout sa mga taga Karkar Cebu. Yan ang pingmuli ako noon mga lods. Lemuel Bulls ng South Cebu, John Ray Medridano, Father and Son Fishing TV, Bobby Gaba, Lucky Raul, Bernel Septimo, Alex ng Las Piñas, Astorga Family ng Quezon City, Jomar Official Blog, Renante Malahos, BJ Baring, Juanito, Lizelle, Leona, and tapos family ng Boracay, shoutout po sa inyo. DCS Boys ng Rosales, Pangasinan, Charlie Larase ng Malabon, Miss Aileen Tandog ng Hong Kong, Gerson Bandiola ng Malabon, Eloy Kevin of Eloyans Brotherhood, Edgar Campos ng Rojas Capiz, Sagaral Family ng Iligan City, Joy Jimar Villanueva and Inocencio Family ng Aklan, Net Pacific Electrical, Kit Mark Lagahit, team ng EPLDT ng Paraniaki. And syempre shoutout natin sila Idol Terso Manulat Laurio and Team Noranda ng Canada na walang sawang sumusuporta sa atin, Larry Santi, Miss Anonymous, Miss May Stakyo ng Hong Kong Chapter, Miss Mimi Manaloto, Miss Christine ng Qatar, Miss Elisa Gomez, Miss Oliva Mendoza, Miss Glenda Bansrow ng Perth, Australia, si Miss Monette Paras, Miss Nora Williams ng Florida, USA, Miss Venus and Joel Burila ng Oceanside, California, Dr. Stephanie Ferrer, yan, Miss Ana Luz Santander, shoutout po, Byramin and Farinas Family, Ruel Balabo, Noel Prudente, Master Ray Dubibar, yan, Master Rich, Miss Jean Amor, Anibert Palomo, Sir Jules Madrid, yan, shoutout po, Jetore Campo, Alvic DC and Team Harley, yan, bye, ang pingula kang nabay, drive safe always sa inyong mga adventure. Negro Fishing ng Port Barton, San Vicente, Palawan, Junkin ng Cargo House Paranaque, William Agpalza ng Region 2, Aris TV ng Western Australia ng na dating taga Surigao City, Dave Fernandez ng Badianga, Iloilo, Masculados ng Cavite, Dennis Kawaling ng Hasaan, Misamis Oriental, Edward Alum ng Sikihor Spiro, Manuel Vallejo, Olive Berbaliao, Miss Sunday Aramain, MM Yamada, Mahamok Fam ng Davao and Avila Family ng Davao as well, Salvador Ryan John, Mark Magbukid ng El Nido, ayan, Tom Francisco ng Pangasinan, Russell John Serrano, Axel Robert Mangkaw, Jose Daddy, Ayan Francisco, Carlito Lopez Jr., Pastor Richard Tio, Arthur Lucero ng Quezon Province, Ed Christopher, Mark John Ray Go and Manalo Family ng Antique, Rodel Orena ng Saudi Arabia, Giovanni Siega, Alviter ng Bohol Trial Rider, Ronald Is Life Blog ng Bunawan Davao, Binayan Family ng Pasay at ng Baguio, Fidelina De Luna, Sixto Ediboy, Madeline Joben, Eric Giselle Jackson and Borleo Family ng Humalig Quezon, Dina and Raimundo Dungog, Irish and Rolly Ganob ng Agusan del Norte, Ashley Kate Toldo ng Kuwait, Hugo Perez ng Tres Marites Cavite, Christian Birakit ng Bicol, Steven Mania Cup, Chad Summers ng Panglao Bohol, Myra Maliari Durant Lagada ng Antipolo, Ria Jum Mina ng Las Piñas, Tote Casas ng Marikina and si Rosemary ng South Australia, Dennis De La Cruz ng Naik Cavite, Gois ng Davao, Henry Bustamante ng Rizal, Ramel Lacostales, Zyrak TV, Arman Parazo, Almazan ng Laguna, Miss Risa Del Bucol, Renan Monterde ng Cebu, Iris or Aris Bagasbas Hilongo ng Bicol, Ariel Ducos ng Kalbayog Zamar, Bakak Spiro ng Eastern Samar, Jerome Castillo ng Laguna, Hyven and si Lotlot Alonso ng Bohol, Joselito Jr. Paul, Bading Adventures, Kagas Family ng Sikihor, Japan Travel, Troy Montecalvo ng Tundo, Reef King Adventures ng Bohol, Goldwing Bajar or Bahar ng Dasmariñas Cavite, Barabak TV, Joel Kalimpay ng General Trias Cavite, Mario Ripulio Jr. ng Ormoc City, Erickson
Agaso ng Almagro, Samar. And sa mga di ko natin na shoutout, I will see you in the next adventure.